Salamat, Ara. Ang ganda ng kwarto. Ibig sabihin ay pinagawa din ito ni Mr. Fajardo. Nakapagtataka naman. May kamag-anak ba siyang babae na natutulog dito? Usisa niya. Umiti lang si Ara. Actually, ito ang paboritong kulay niya. Tugon lang nito. Ni Mr. Fajardo? Hindi. Basta, malalaman mo na lang yan kapag nakaharap mo na siya. Ani Ara, naabala sa pag-aayos ng mga gamit niya kahit wala naman siyang nakikita mga kalat. Pero palagay ko, magbabago pa ang disenyo nito. Depende sa gusto mo. I'm sure, kapag ginusto mo, pwede mo itong ipabago kay Mr. Fajardo. Ha? Bakit naman? Tsaka wala naman akong lakas ng loob na sabihin sa kanya yun. Nandito ako sa poder niya dahil pansamantala lang niya akong pinatuloy. At siguro, kapag nagtatrabaho na ako sa kanyang kumpanya, maghahanap na lang ako ng matutuluyan ko, kahit maliit lang. Nakakahiya naman kasi sa kanya. Aniya. Yan ay kung papayagan ka niya. Hindi ka dapat tumatanggi sa mga ibinibigay niya sa iyo. Isa yan sa mga bagay na ayaw ni Mr. Fajardo. Tugon ni Ara. Ha? Ganun ba? Sa balagay mo ba hindi siya papayag? Muling tanong niya. Tsaka mo nalang itanong yan sa kanya. Sa ngayon, kailangan mo nang kumain para makaalis na tayo. Handa na ang breakfast. Miss Laika, hihintayin ka namin sa dining area. Sabi ni Ara, sabay tinungo na nito ang pintuan at lumabas. Makalipas ang ilang buwan, kasalukuyang nagkita si Liam at John sa isang cafe. Umupo si Liam habang humihigop ng mainit na kape. Nagtaka si John dahil nauna pa ito sa kanya. Kadalasan ay palaging nahuhuli itong si Liam kapag nakikita sila. What is it this time, Liam? I've done so many favors that I have lost count. Napailing si John habang nakangiti sa kaibigan. I want our first meeting to be memorable, romantic even. Walang kahit anong kasayahan na mababaka sa mukha nito. Ibinaba nito ang tasa sa mesa. Madalas silang magkausap tungkol sa naging kalagayan ni Laika at ni isang pagkakataon ay hindi nito pinalalampas na malaman kay John. Lahat ay nakamonitor sa kanya. So, how is she, John? Bakas ang pag-aalala sa mga mata ni Liam na noon lang nakita ni John. Hindi ito ordinaryong pakiramdam ni Liam dahil madalas ay mas matigas pa ito sa bato kaysa sa kanya pagdating sa mga babae, maliban lang sa dating fiancé nito. The surgery was successful. Iniwan ko muna siya sa pangangalaga ni Ara at May. Pero syempre, hindi maiuwasan na magtanong iyon tungkol sa mga bagay-bagay, lalo na sa paraan ng pagtrato mo sa kanya. So what's your plan, bro? Tanong ni John. Napabuntong hininga si John nang hindi agad sumagot si Liam. Kinuha nito ang isang tasang kape at uminom na din. Sasabihin ko kung anong gagawin mo. Ani Liam na seryoso pa rin ang anyo. So far, she was indebted by your kindness, bro. At para na siyang mababaliw sa mga palaisipan na ginagawa mo sa kanya. Ano ba talaga ang plano mo kay Laika? Tanong ni John. I'll take care of it. Tell her to prepare for this weekend's masquerade ball. May kinuha itong isang magarang envelope sa ilalim ng bulsa ng coat nito at iwinagayway iyon sa harapan ni John. Really? You want her out in public? Napataas kilay si John sa pagkagulat. Naunawaan agad ni John kung ano ang card na iyon. Wala sa bokabularyo ni Liam ang kumuha ng babaeng date at ganitong uri pa ng babae. Come on, bro. Gagawin mo talaga? Hindi makapaniwalang tanong ni John. Of course! Ano bang masama doon? Everyone's wearing a mask. Of course, it will be fine. I want you to come with her and bring her to me. Itinulak ni Liam ang card sa harapan ni John. I want to sweep her off her feet. Napangiti si Liam habang iniisip kung ano ang pwedeng mangyari sa gabing iyon. Natawa si John. Hindi siya makapaniwala sa kahibangan ng kanyang kaibigan. Kung sa bagay, maigi na ito kaysa naman sa magmukmuk ang kanyang kaibigan. Ito naman talaga ang dahilan kung bakit pumayag siya sa mga kahibangan ng kaibigan niya. Gusto na din niyang maging masaya ito. Mahabang panahon na rin ang pagluluksa nito mula nang mawala si Stephanie sa puder nito. Umaasa si John na ito na ang magiging simula ng lahat at magiging masigla na ulit ang kanyang kaibigan. Samantala, sa penthouse ay inihahanda na ni May at Ara si Laika. Pinaganda ng gusto ng mga ito si Laika.
Ilang buwan din nasa stage of recovery siya. At ngayon nga ay tuluyan ng magaling si Laika. Sa mga panahong iyon ay wala siyang hinangad, kundi ang matapos na ang kanyang kalbaryo sa surgery. Mahirap, pero kinaya niya lahat at sulit naman ang naging resulta niyon. Naalala niya nung unang makita niya ang kanyang mukha sa salamin. Matapos maghilom ang kanyang mga sugat ay talagang namangha siya sa ganda ng kanyang bagong mukha. Ilang buwan ding hindi pinakita sa kanya ang kanyang mukha ng doktor na nagsagawa ng surgery dahil gusto daw nitong ma-surprise siya. At hindi nga siya nagkamali dahil na-surprise talaga siya. Kahit na pumayag siya sa posibleng tuluyang pagbabago na ng kanyang itsura, ay nagulat pa din siya. Kaya malaki talaga ang dapat niyang ipagpasalamat kay Mr. Fajardo. Nang mga panahong iyon ay sina May at Ara nag-aalaga sa kanya. Tinuturuan din siya ng mga ito ng piano lessons, classic arts at history. Pakiramdam niya ay para siyang nag-aaral ulit ng bagong kurso na hindi niya alam kung ano ang tawag. Minsan ay naiisip niyang baka totoo ngang mga guru talaga itong sina May at Ara dahil napakaraming alam ng mga ito na itinuturo sa kanya. Tinuruan din siyang mag-aral na may kinalaman sa fashion, interior design, and linguistics. Naisip niyang itanong sa sarili kung mag-aartista ba siya o ano. Nang bumalik siya sa penthouse, ay tuluria na ring nagbago ang disenyo ng kanyang silid na tinutuluyan. Naging kulay berde na ito. Alam niyang nabanggit niya sa dalawa kung ano ang kanyang paboritong kulay. Pero hindi naman niya akalain na ipaparenovate ni Mr. Fajardo ang kanyang kwarto at ang ipapalit pa ay ang paboritong kulay niya. Pinalitan din ng mga mamahaling kagamitan at iba pang furnitures ang loob ng kanyang silid. Naisip niya kung ano kaya ang ginawa noon sa mga unang kagamitan. Tinapon lang kaya ang mga iyon? Sayang naman sa isip-isip niya. Noong una ay natatakot siyang mabilanggo sa magarang silid at penthouse na ito. Pero habang tumatagal ay tila nagugustuhan na niya ito at hindi lang iyon, gusto niyang matutupan ng mga bagay-bagay. Iyon bang parang buhay mayaman na kilos kahit pa minsan lang? Nakangiti siya habang inaalala ang mga bagay na kanyang natutunan kina Ara at May. Ang pinakaayaw lang talaga niya ay ang piano lesson dahil napakatigas ng kanyang mga daliri at aaminin niyang mahirap pala talaga ang mag-aral ng piano. Nang matapos ni May at Ara ang pag-makeup sa kanya, ay saglit na lumabas ang mga ito ng kanyang silid upang bigyan siya ng pagkakataon na makita ang sarili sa malaking salamin. Nagumpisang pagmasdan ni Laika ang sarili sa malaking salamin. Tuluyan na kasing nagbago ang kanyang itsura. Wala na ang bakas ng dating Laika na probinsyana. Pero nalungkot siya dahil sa pagbabagong ito ay maaaring hindi na din siya makilala ng kanyang pamilya at mga kaibigan. Nag-init ang kanyang mga mata sa napipintong mga luha. Ngayon na ang araw upang makita at makilala niya ang kanyang generous benefactor. Tumayo siya at pinagmasdang mabuti ang sarili at napahanga siya sa angking kagandahan. Suot niya ngayon ang isang asul na long sleeve choker v-neck dress na tila sinukat sa hubog ng kanyang katawan. Inulugay lang ni May at Ara ang kanyang alon-alon na buhok. Ibang-iba na siya ngayon. Naaalala pa niya noong unang ipinakita sa kanya ng doktor ang kanyang mukha. "Dok, ako ba talaga to?" tanong niya na puno ng pagkamangha. "Yes, congratulations Miss Laika. It was a successful surgery." Anito. Pero biglang napalis ang kanyang mga ngiti at napalitan iyon ng kalungkutan dahil wala na ang bakas ng dating Laika. Hindi na siya makikilala ng kanyang pamilya at ang isang malaking pagbabago sa kanyang buhay ay ang naghihintay. Pagbabago na hindi niya alam ang magiging resulta, kung mabuti ba o maganda. Naisip niyang baka si Mr. Fajardo ay kagaya din ni Mr. Tuason. Sa dami na ng ginawa nito para sa kanya ay halos nabili na nito ang buo niyang pagkatao. Pakiramdam niya ay wala na talaga siyang kalayaan. Maya-maya ay pumasok si Ara sa kanyang silid. "Miss Laika, handa ka na ba? Nandito na si Sir John." Anito. "Sige Ara, lalabas na ako." Agad niyang kinuha ang kanyang maliit at kumikinang na clutch bag na halos katerno ng kanyang damit at lumabas na siya ng silid.
Agad na napatingin sa kanya si John at tinignan siya mula ulo hanggang paa. Wow, you look gorgeous, Miss Laika. Siguradong magugulat si Mr. Fajardo pag nakita ka niya. Ani John na nakangiti. Bakit naman? Inosentang tanong niya. Hindi ba nakakakita ng maganda si Mr. Fajardo? Sa loob-loob niya. Parang imposible naman yatang paniwalaan iyon sa isang kagaya niya na mayaman at may pluwensyang tao. Lalo siyang kinabahan sa sinabi ni John. Tahimik lang si Laika habang nasa sasakyan ni John. Ganoon din ang lalaki. Napakatahimik mo naman. Basag ni John sa katahimikan. Wala lang. Nagtataka lang ako kung bakit ginagawa ito ni Mr. Fajardo. Kinakabahan ako. He would tell you tonight. Huwag kang kabahan. Isipin mo na lang na isa lang itong dinner date with your Prince Charming. Dinner date? Napalinga siya kay John. Oo, di ba it's already dinner? Napapangiting sabi nito na napatingin pa sa pambisig na relo. Naalala tuloy ni Laika ang senaryo kung paano siya dinala ng driver ni Mr. Tuason. Pero ang pagkakaiba lang, sa pagkakataong ito ay wala na siyang balak na tumakas pa. Takot na siya sa maaaring mas malalang pwedeng mangyari sa kanya. Nga pala, huwag mong kalilimutang isuot yung mask, paalala ni John. Ibinigay sa kanya iyon ni Ara bago sila umalis ni John sa penthouse. Isa iyong Venetian mask, nakakulay din ang kanyang damit. Okay, tatandaan ko, ang tanging tugon lamang niya. Wearing a mask is a must, napangiti si John. Talaga naman lalong nagiging ingranda ang party tuwing sasapit ang company anniversary. At ngayon naman, ito ang naisip ni Mr. Fajardo para sa kanyang mga empleyado, ang magkaroon ng masquerade ball. Napapailing si John. Naisip ni Laika na baka hindi naman masamang tao si Mr. Fajardo kung ganito siya kagalante magbigay ng party para sa kanyang mga empleyado. Napuno ang hall ng mga tao na nakasuot ng nagagandahang kasuotan. Kaya pala, ganoon na lang ang ginawang paghahanda sa kanya ni na May at Ara dahil hindi pala biro ang kanilang pupuntahan. Para itong isang masquerade ball na mga prinsesa at mga prinsipe sa palasyo. Nang bumaba sila sa sasakyan, kanina, ni John ay inalalaya na agad siya nito. Naglahad ito ng bisig para siya ay humawak. Wala silang imik pareho ni John habang nakasuod sila ng pareho ng mask nang naglalakad sa party hall. Sa dulo ng hall ay naroroon ang mesa ng mga VIPs. Dumaretso sila ni John at hindi muna ito nakipag-usap sa mga tao sa paligid. Lalong lumakas ang kanyang kaba na nararamdaman. Tumayo si Liam nang makita nito si John kasama ang babaeng nakasuot ng magandang kasuotan. Napangiti ito sa dalawa. Bro, tinapik ni John si Liam sa balikat sabay nakipagkamay dito nang makalapit sa mga ito. Tila napako ang tingin ni Laika sa kaharap nilang lalaki ngayon. May katangkaran ito na sa tansya niya ay nasa 5'11". Hindi niya maaninag ang mukha nito dahil sa suot nitong mask. Matikas ang tindig nito at bagay na bagay ito sa suot nitong blue tuxedo with velvet blazer. Hi, I'm Mr. Fajardo, sabi ng baritonong boses nito. His voice, his dark solemn eyes, and that smile rendered Laika speechless. Nice to finally meet you, Mr. Fajardo, ang nasabi lamang ni Laika na halos higit ang kanyang paghinga sa kaba. Oh, paano bro? Ikaw nang bahala sa kanya. Dito muna ako sa mga nagagandahang mga babae, sabi ni John na napangiti sa kanilang dalawa. Thanks bro, ako nang bahala, tugon nito. Mr. Fajardo thanked politely, took her arm in his. Umalis na si John sa kanilang presensya upang makipag-usap sa mga kakilala sa paligid. Let's go, yaya nito sa kanya. Saan po tayo pupunta? Tanong niya sa lalaki. Sa second floor, naroon ang table natin. My princess, tugon nito. Umakyat sila sa carpeted stairs patungong second floor. Sa kabila ng nakatakip na mukha ni Mr. Fajardo ay nababakas niya ang kagandahang lalaki nito. Nasasampyo rin niya ang pabango nito na tila kay sarap sa ilong, hindi nakakasawa. Papasok na sila sa isang VIP room na napupuno ng mga petals ang sahig para itong isang napaka-romantic date na pinapangarap ng mga kababaihan.
Gayunman, hindi talaga mawala ang kaba sa kanyang dibdib. His fingers raised her chin as soon as they were inside. His eyes regard her with longing she couldn't fathom. Lost in his stare, Laika struggled to break eye contact. Bahagya siyang umatras nang maisip niya kung ano ang maaaring intensyon ng lalaki sa kanya. Mr. Fajardo, salamat sa pagtulong mo sa akin. Napakalaki ng utang na loob ko sa iyo. Pero bakit mo ba ako tinutulungan ng higit pa sa hinihiling ko? Anong kapalit ng lahat ng ito? Tanong niya. Laika, remember, ikaw ang humingi ng tulong sa akin. Tinugon ko lang, hindi ko nakasalanan kung sobra ang binigay ko sa iyo. Ganun talaga ako, sabi nito. Huwag po kayong mag-alala, babayaran ko ang lahat ng utang ko sa iyo. Nakita niya ang pag-arko ng sulok ng mapupulang labi na lalaki. How? He interrupted her, pulling her back next to him. Pwede mo akong bigyan ng trabaho sa kumpanya mo, tapos ikaltas mo na lang sa akin. I mean, sasasahurin ko. Pwede din namang magtrabaho ako sa iba at paunti-unti ay magbabayad ako sa iyo. Sabi niya na tila nanginginig ang buong kalamnan sa pagkakahawak sa kanya ni Liam. Unfortunately, there's currently no open position, but you might qualify for something else. Sabi nito habang iginigiya siya nito papunta sa couch sa dining table. Anong trabaho naman po iyon? Tanong niya. He smiled at her, gently removed her mask, revealing her face. Mr. Fajardo grew quiet and before Laika could say anything. I never liked promises, he whispered. Laika strained her ear to hear him. Marry me instead. Ano? Seryoso ka po ba, Mr. Fajardo? Napasinghap siya. Ngayon lang niya naisip ang sinabi ni John sa kanya na maaaring ang kalayaan niya maging kapalit ng lahat. At ito na nga iyon. Hindi siya nananaginip sa kanyang narinig at sa palagay niya ay hindi nagbibiro ang lalaking kaharap. Nakatakas nga siya kay Mr. Tuason pero parang young, charming Mr. Tuason din siya mapupunta. Hindi niya lubos maisip kung bakit sa lahat ng mga babae ay siya pa ang inanok nito ng kasal. Mr. Fajardo, pwede ba akong pumunta muna sa ladies room? Tanong niya. Tumango lang ang lalaki. Sure, but this time, don't try to run away. You wouldn't want another accident. Makahulugan ang sinabi nito. Pero nagpatuloy siya para makapag-isip-isip siya. Habang naglalakad siya papunta sa ladies room ay hindi niya mapigil ang panginginig ng kanyang kamay. Parang naiiyak na siya. Diyos ko, ano po ba itong nangyayari sa buhay ko? Habang nasa ladies room, si Laika ay hindi niya mapigilang mapaiyak sa kanyang sinapit. Alam niyang ito na iyong swerte na kanyang hinihintay. Pero hindi niya alam kung anong bukas na naghihintay sa kanya sa piling ni Liam. Habang buhay siyang mabibilanggo sa kasal na walang pagmamahal. Tumingin siya sa salamin at pilit na kinalma ang sarili. Para ito sa aking pamilya. Pinahid niya ang kanyang luha. Kailangan niyang gawin ito dahil ito lang ang paraan. Wala nang iba. Mabuti na lang at waterproof ang makeup na inilagay sa kanya ni na May at Ara. Hindi niya lubos maisip kung bakit sa dinami-dami ng mga babae sa paligid, bakit siya pa ang pinili ni Mr. Fajardo. Gagawin lang ba siya nitong trophy wife? Iyon ba ang kanyang magiging papel? Pero bakit? Bakit hindi na lang pumili ni Mr. Fajardo mula sa mga kababaihang nagmula sa high class society? Nakaramdam siya ng takot na maaaring may iba pa itong dahilan. Nagtataka siya sakaling may makakita sa kanya na kasama ni Mr. Fajardo. Ano na lang kaya ang sasabihin ng mga ito? Pwede naman sana siyang tumakas. Pero saan naman siya pupunta? Wala siyang pera at wala din siyang kakilala maliban kay Clara na pinagtataguan din niya. Ang mas kinatatakot pa niya ay baka makita siya ni Clara at ibalik siya kay Mr. Tuason. Pagkatapos niyang mag-ayos ay lumabas na siya sa ladies room at bumalik na sa dining room kung saan nandoon si Liam. Nakita niyang may kausap ito sa cellphone na agad namang tinapos nito nang makitang papalapit na siya. What took you so long? Are you alright? Nahimigan niya ang pag-aalala sa tinig nito ngunit tiningnan lamang niya ito. Ayos lang ako, sagot niya. Ano pa nga ba ang magagawa niya?
Kahit hindi siya maayos, ay sasabihin niyang mabuti. Isang kasal sa isang gwapong estranghero na hindi niya alam kung ano ang motibo. Mahirap paniwalaan pero mabuti na ito. Kung ang kapalit naman ay maayos na buhay para sa kanyang pamilya. Let's eat, sabi nito sa kanya. Okay, ang tanging tugon niya. Hanggang sa kasalukuyan ay hindi pa rin tapos ang party sa ibabang bahagi ng nasabing restaurant. Mas lalo niyang nakita ang kagwapuhan nito nang tinanggal ang mask. May taglay itong maamong mukha, makapal ang mga kilay na bumabagay sa malalim nitong mga mata. May katangusan din ang ilong nito na bumabagay sa makinis nitong mukha. Napalunok siya nang mapadako ang paningin niya sa mapupulan nitong mga labi. Hindi sa pinagpapantasyahan niya ito kung hindi. Nagtataka siya kung paano ang ganitong klaseng gwapong lalaki ay aalukin siya ng kasal. Hindi ba ito nasisiraan? Sa loob-loob niya. Tumikim si Liam, sabay napatingin sa kanya, kaya inilihis niya ang tingin at itinuon sa kanyang pagkain. Masasarap ang pagkain, pero parang hindi niya ma-enjoy ang lasa dahil sa kabang nararamdaman niya. Nang matapos silang kumain ay giniya siya nito sa likod ng nasabing restaurant upang puntahan ang sasakyan nitong nakaparada. Malayo pa lang ay natanaw na ni Laika si Dan na nakatayo sa pintuan ng isang magarang kotse para sila ay pagbuksan. San tayo pupunta? Tanong niya sa lalaki. Panibagong kaba na naman ang kanyang naramdaman habang naglalakad sila. I'm bringing you home, my love. Malambing na sagot nito. Love? Bago sa kanyang paniningin iyon. Ngayon lang sila nagkita, tapos tinawag na agad siyang love? Napatingin siya kay Dan na tipid lang ng ngiti ang itinugon sa kanya. Walang nagawa si Laika kundi ang sumakay sa kotse ni Liam. Magkatabi sila ni Liam sa gitnang bahagi ng sasakyan. Kung kaya't amoy na amoy niya ang pabango nito. Habang lula ng sasakyan ay kung ano-ano ang naiisip niya. Naiisip niyang baka malungkot at broken-hearted itong si Liam para makapagdesisyon ng ganoon o baka naman isang mapangalib na tao itong kasama niya. Nakaramdam ng lungkot si Laika nang bumalik sila sa isang bakanting penthouse. Nasaan si Ara at May? Hindi sinasadyang binitiwan ang kanyang tanong. Jan, just hire them until you fully recover from your surgery. Kaswal na nilugan, niliyam ang kanyang kurbata dahilan para bumilis ang tibok ng puso niya. Naupo si Laika sa couch na sinusubukang pakalmahin ang sarili sa pag-aakalang ito na ang gabing aangkinin siya ng lalaki. Napalunok siya at napatingin muli sa paligid. Sa lahat ng mga karangyaan sa paligid niya ay kailangan niyang magbayad ng may sariling dignidad. Tumayo si Lia mula sa pagkakaupo sa sofa at tinungo ang isang silid. Tila nakahinga ng maluwag si Laika. Papasok na sana si Liam sa kanyang kwarto nang mapansin siya nitong nakaupo pa sa sofa. Muling lumapit ito sa kanya at tila mapapaatras siya. Itinuro lang pala nito ang pintuan ng kwarto sa tapat ng hallway. Di ba iyan ang kwarto mo, love? Sabi nito. Napatango na lang siya habang nakatingin sa lalaki. Sige na. Magpahinga ka na. Sabi nito. Okay. Agad siyang tumayo at tinungo ang pintuan ng nasabing kwarto. Wait. Sinundan siya nito. Sinalubong niya ang tingin ni Liam at naramdaman niya mahinang kabog ng kanyang dibdib. Bahagyang inilapit nito ang mukha sa kanya at inangat ang kanyang mukha dahilan para magkasalubong sila ng tingin. Naramdaman niya mainit nitong hininga. Sa sobrang lapit niya ay napalunok siya. Liam, good night love. Malambing na sabi nito. Pagkuha'y pinihit nito ang seradura sa likod niya at iginiya siya papasok. Good night din. Tugon niya. Pinapasok siya nito sa kwarto at marahang isinara iyon ng lalaki. Parang mapapatalon si Laika sa sobrang kaba niya. Buong gabi na halos hindi nakatulog si Laika. Pakiramdam niya ay gising ang kanyang diwa magdamag dahil sa kakaisip ng kanyang sitwasyon kasama si Liam. Nang tumingin siya sa glass window ay mataas na ang araw. Ibig sabihin pala ay nakatulog siya nitong umaga na. Parang nasanay siya na si Ara o si May ay nagbubukas ng kanyang kurtina. Pero ngayon ay wala na. Naaalala niya sinabi ni Liam kagabi na hindi na pala babalik ang dalawa sa penthouse. Kaya silang dalawa na lang ni Liam ang tao dito. Agad siyang bumangon
Kailangan pala niyang magluto para sa kanilang almusal. Baka magalit sa kanya si Liam. Agad niyang tinungo ang banyo sa loob mismo ng kanyang silid at nag-ayos muna ng sarili bago lumabas. Ayaw din kasi niyang makita siya ni Liam na hindi maayos. Baka mainis ito sa kanya. Kung wala na siyang magagawa para takasan si Liam, kailangan na lang niyang umayon sa kapalaran niya. Ipagluluto na lang niya ito at pagsisilbihan. Agad na tinungo niya ang kusina at nagluto na ng almusal. Maya-maya pa, nang malapit na siyang matapos sa pagluluto, at siya namang paglabas ni Liam sa silid nito. "Good morning! What are you doing?" Nakangiting bungad sa kanya ni Liam. "Ah, nagluluto lang ako ng almusal natin." Bahagyang nakangiti, natugon niya. Hinila ni Laika ang upuan upang makaupo si Liam. Pagkatapos ay inilapag na niya ang breakfast sa mesa. Toasted bread, ham, tsaka itlog lang ang kaya niyang lutuin sa ngayon. Pero pag-aaralan niya ang lahat para matuwa sa kanya ang lalaki. Ipinagtimpla din niya ito ng kape. Napangiti naman ito at nagpasalamat ito sa kanya. Kung titingnan ay para talaga silang normal couple na nagmamahalan. Pero hindi pa rin maalis sa kanyang isipan kung hanggang kailan ba ang ganitong uri ng kalokohan at pagkukunwari. "After this, we're going out, okay?" Liam sipped his coffee. "Saan tayo pupunta?" tanong niya nang matapos na sila sa pagkain. "Somewhere." Liam shrugged. Pero kinuha na ni Laika ang kanilang pinagkainan at tumungo sa sink. "It's a surprise." Maikling tugon ito. Hindi na siya nag-abalang alamin. Baka mainis lang ito sa kanya. Siguro naman, kung magiging mabait siya ay magiging maayos din ang lahat sa kanila. Hindi alam ni Laika kung saan sila papunta. Basta ang alam niya ay may pupuntahan sila ni Liam. Pinagtas nila ang di kalayo ang Central Business District na malapit lamang sa mall. Nang maiparada ni Dan ang sasakyan sa parking area, ay agad na lumabas si Liam sa sasakyan at inalalayan pa siya nitong bumaba. Hindi siya binitiwan ito hanggang sa makarating sila sa tapat ng isang remittance center. Saglit na kumalas ito sa pagkakasakop sa kanyang mga kamay at may dinukot ito mula sa side pocket ng coat nito. May kinuha itong white envelope at iniabot sa kanya iyon. "Ano to?" takang tanong niya. Tumingin lang sa kanya ang lalaki. "The amount is indicated there. Send this to your family so they won't come looking for you." Anito. Nagulat si Laika pero nakaramdam siya na saya. Malaking halaga iyon para sa kanyang pamilya. Nag-aalangan man siyang kunin pero napangiti siya. Pero kunin mo na, baka magbago pa ang isip ko." Ani ni Liam. Kinuha na niya ang pera at iginiya pa siya nito papasok sa loob ng remittance center. Napalingon pa si Laika kay Liam para magpasalamat sana. Pero nakahakbang na ito palayo sa kanya. Mamaya na lang niya ito pasasalamatan. Nakita niyang umupo ito sa di kalayuang bench na nasa labas ng remittance center at naging abala sa pagtawag sa cellphone nito. Nang matapos ang transaksyon ay ibinigay na sa kanya ng teller ang kanyang resibo. Nagpasalamat siya at agad na lumabas ng remittance center. Agad niyang pinuntahan ang nakaupong si Liam na abala sa pakikipag-usap sa cellphone. Napatingin ito sa kanya. Hindi niya malaman kung ano ang saloobin nito dahil hindi naman ito ngumingiti. "Are you done?" "Oo," sagot niya. "Salamat nga pala." Muli siya nitong hinawakan sa kamay at pumunta na sila sa parking kung saan nakaparada ang kanilang sasakyan. Napatingin siya sa mall. Akala kasi niya ay papasyal sila. "Uuwi na ba tayo?" tanong niya. "Hindi pa, may pupuntahan pa tayo, diba?" Binuksan nito ang pintuan ng kotse para paunahin siyang sumakay. Pagkatapos ay pumasok na rin ito sa loob. Napatingin si Laika sa resibo na hawak niya. Naisip niya kung paano niya makokontak ang kanyang pamilya samantalang wala naman siyang cellphone. Ang inilagay niya roon na cellphone number ng sender ay ang dating numero niya. Nawala iyong cellphone na iyon noong kasagsaga na tumakas siya. Malamang naiwan iyon sa kung saan. Hindi na niya maalala. Napatingin siya kay Liam para sana sabihin na wala siyang cellphone at kung pwede ay makigamit ng cellphone nito.
Ngunit bago pa man siya makapagsalita, ay iniabot na sa kanya nito ang isang brand new cellphone. "Heto, gamitin mo. Sa'yo na rin yan," sabi nito. Nagulat si Laika sa kanyang narinig. Talaga? Akin na to?" tanong niya. "Kailangan ko ba talagang ulitin lahat ng mga sinasabi ko?" sabi nitong hindi naman kakikitaan ng kung anong emosyon sa mukha. "Hindi lang kasi ako makapaniwala. Thank you," sabi niya. "From now on, lahat ng ibibigay ko sa'yo tatanggapin mo. Obligasyon ko yon dahil magiging asawa na kita at kasama ito sa napagkasunduan natin. You will marry me and I'll take care of everything, including your family." Bagamat hindi pa rin niya maunawaan kung anong mayroon sa kanya kung bakit kailangan ganito ang trato nito sa kanya, masaya na rin siya dahil kahit papaano ay naibsa na ang kanyang pangamba. "Sige na, Dan," sabi nito sa driver. Nag-umpisa na ulit mag-drive si Dan. Medyo malayo-layo na ang biniyahin nila nang magsalitang muli si Liam. "Pakihinto mo dyan sa coffee shop, Dan. Let's grab some coffee inside that cafe para ma-set up mo na ang phone mo at makatawag ka sa pamilya mo," ani ng lalaki. "Sige," tugon niya. Nang may parada na nila ang sasakyan ay lumabas na sila patungong cafe, samantalang si Dan ay naiwan lamang sa di kalayuan. "Si Dan, hindi ba siya sasama sa atin?" tanong niya na nilingon pa si Dan. "What for? Driver ko siya at iyon lang ang trabaho niya. Hindi ang bantayan ang bawat galaw natin," anang lalaki. Hinawakan nito ang kanyang kamay nang papasok na sila sa pintuan ng cafe. Ramdam na ramdam niya ang init ng mga palad nito na nakasakop sa kanyang palad. Umupo sila sa pandalawahang table at nag-umpisa na siyang buksan ang cellphone na ibinigay ni Liam. Mabuti na lamang at naaalala pa niya ang numero ng kanyang kapatid. Agad niyang idinayal ang numero nito. Napasinghap siya nang may sumagot sa kabilang linya. "Hello? Mira? Ako to, si Ate Laika." Garalgal na tinig niya dahilan para mapatingin sa kanya si Liam na nasa harapan lang mismo niya. "Ate? Ikaw ba talaga yan? Bakit ngayon ka lang? Sobrang nag-aalala na kami sa'yo, Ate." Ani Lira na tila nabuhayan ng boses nang marinig siya. "Pakisabi kina Mama at Papa, ayos lang ako. At pasensya na ka mo. Nasira kasi ang cellphone ko." Akmang magpapatuloy na sana siya sa pagsasalita. Pero naalala niyang hindi na niya pwedeng sabihin ang nangyari sa kanya. Isa pa, matiim na nakatingin sa kanya si Liam. "Tama, nasira na nga ang cellphone ko. Mabuti na lang at kabisado kong numero mo." "Nasaan ka ngayon, Ate?" "Andito ako sa Manila. Hindi ako natuloy sa Taiwan dahil umurong ang employer na papasukan ko sana." Aniya, iyon naman talaga ang sinabi ni Clara sa kanya. Kaya lang, wala na siyang balak na sabihin pa na naloko siya ng kanyang employer at tinangkapa siyang ibenta. Ayaw na niyang mag-alala pa ang mga ito. "Ganun ba, Ate?" "Teka, pakausap nga kay Mama." Aniya, ibinigay ni Lira ang cellphone sa mama nila. "Ma, kumusta po?" Garalgal na tinig ni Laika. "Mabuti naman, anak. Ikaw ba? Kumusta ka na? Bakit ang tagal mong hindi nakatawag sa amin? Nag-aalala kami ng gusto sa iyo. Ang tatay mo nga nagkasakit na kakaisip sa iyo. Sinisisi ang sarili kung bakit pinayagan ka pang umalis. Uwi ka na lang kaya, anak." Mas lalong nangilid ang kanyang mga luha sa narinig. Mas lalong mag-aalala ang kanyang mga magulang kapag sinabi niya ang mga nangyari sa kanya. Humigit muna siya ng malalim na hininga bago muling nagsalita. "Mama, ayos lang po ako. Pasensya na, nasira lang kasi ang cellphone ko kaya hindi ako nakakatawag sa inyo. Ngayon lang kasi ako nakabili ng bago. Pasensya na po, Ma. Hindi po ako natuloy ng Taiwan. Umurong daw po ang employer ko kaya naghanap na lang po ako ng ibang trabaho." Pagsisinungaling niya. "Mabuti nga't hindi ka natuloy sa abroad. Hindi kami mag-aalala, lalo sa iyo. Ayos ka lang ba talaga, anak? Kasi kung nahihirapan ka diyan, umuwi ka na. Mabubuhay naman tayo dito." Ani ng kanyang ina na nahihimigan pa rin niya ang pag-aalala sa tinig nito. "Huwag po kayong mag-alala, Ma. Ayos na po ako ngayon. May trabaho na nga po ako.
Nagpadala na nga po ako sa inyo at pwede niyo na po yung kunin na yun. Aniya. Talaga anak? Bakas niya ang tuwa sa tinig nito. Opo ma, naitext ko na rin po ang reference number kay Lira. Anak, salamat ha. Malaking tulong ito sa amin. Napalunok siya sa pinipigil na pag-iyak sa harap ni Liam. Bili po kayo ng masarap ng pagkain ha. Tsaka si Papa, pagaling siya ka mo. Nasaan po ba siya ma? Nasa bukid ang papa mo nak. Nangunguha ng mga gulayin. Nak, salamat uli ha. Lira, sige na. Mag-ayos ka na at kukunin na natin ang pera ngayon. Narinig pa niya ang sabi nito kay Lira. Napangiti siya. Kahit papaano ay napasaya niya ang kanyang pamilya. Teka nak, kailan mo babalak umuwi? Ma, matagal pa po. Kapapasok ko pa lang po sa trabaho, kaya hindi pwede. Pagsisinungalin ulit niya. Napatingin siya sa mga mata ni Liam na matamang nakatingin sa kanya at nakikinig sa kanilang pinag-uusapan. Tumikim ito, hudyat natapusin na niya ang pakikipag-usap sa mga ito. Ma, sige na po kasi kailangan ko na pong bumalik sa trabaho eh. O sige nak, baka mapagalitan ka pa ng boss mo. Bye ma, ingat po kayo dyan. Nang may baba niya ang tawag, ay agad na kinuha ni Liam ang kanyang cellphone. Napatingin lang siya sa lalaki. He started tapping expertly on the screen. Hindi niya may kakaila sa sarili ang nabubuong paghanga niya sa lalaki. Habang pinagmamasdan niya ito, wearing tight white shirt over his broad shoulders, she realized her fear dissipated rather quickly. You are free to call me anytime with this phone, but it will not call an unregistered phone number from now on. Ani ni Liam na ibinalik na ang cellphone niya. Tiningnan niya iyon at isang numero lang ang nakalista sa kanyang contacts at iyon ay ang nangangalang husband. Pumarada sila sa tapat ng isang gusali. Nagtataka si Laika kung ano ang gagawin nila sa lugar na iyon kaya hindi na niya napigilang magtanong pa. Anong gagawin natin dito? Tanong niya habang binubuksan ni Liam ang pintuan ng kotse. You will know. Let's go, my love. Anang lalaki na hinihintay siya na makalabas sa sasakyan. Sumunod siya kay Liam pero muling hinapit nito ang kanyang kamay at naglakad sila papasok ng gusali. Good morning, Mr. Fajardo. Good morning, ma'am. Ngumiti sa kanila ang staff na sumalubong sa kanila. Tumango lamang ang lalaki at nagtuloy na sila sa loob. Pumulaga sa kanya mga nagagandahang damit na nakasuot sa manikin. Isa pala itong malaking butik. Ano naman kaya ang gagawin namin dito? Sa loob-loob niya. Riley, meet Laika, my fiancé. Pakilala nito sa kanya sa babaeng lumapit sa kanila. Nice to meet you, Ma'am Laika. Or should I say, soon to be Mrs. Fajardo? Ngumiti lang siya ng tipid. Wala naman kasi siyang maisip na idugtong sa sinabi nito. Hindi niya alam kung matutuwa ba siya o matatakot. Nakakatakot ang madikit sa apelidong Fajardo. Hindi niya alam kung hanggang ngayon ay nananaginip pa rin siya. Sige na, love. Sumama ka na muna sa kanya. Siya na ang bahala sa iyo para sa isusuot mo bukas. Malambing na sabi ni Liam sa kanya. Kahit parang musika ito para sa kanyang tenga, pero tila may kaakibat na takot ang hatid ng mga katagang iyon sa kanya. Isusuot? Bakit? Takang tanong niya. Just go with her. Pinal na sabi nito. Napatango na lamang siya. Ma'am, tara na po. Yaya ni Riley sa kanya. Walang nagawa si Laika kundi ang sumunod kay Riley sa isa pang silid na puno rin ng tila mga mamahaling damit. Pinapili siya nito ng semi-gown na kulay puti. Sige na, Ma'am Laika. Pumili ka na ng gusto mo. Lahat naman iyan magaganda. Pero para sa akin, mas bagay ang isang ito. Itinuro nito ang isang simple pero eleganteng tingnan. Ngiti lang ang tanging tugon niya sa babae. Laika na lang itawag mo sa akin. Di ako sanay ng ma'am. Aniya. Baka naman magalit sa akin si Mr. Fajardo kapag ginawa ko iyon. Ngumiti lamang siya. Bakit naman? Iyon kasi ang dapat. Alam mo, napakaswerte mo kay Mr. Fajardo. Dugtong pa nito. Talaga? Matagal mo na bang kakilala si Liam? Tanong niya para makakuha pa ng impormasyon tungkol sa lalaki.
Medyo. Noong bagong tayo pa lang niya ang butik na ito, ako na ang kauna-una ang staff dito. Although magkaibigan kami pero hindi ko inililevel ang sarili ko sa kanya. Siya pa rin ang boss ko at malaki ang utang na loob ko sa kanya. Napatangu-tangu siya. Sa tono ng pananalita ng babae ay mukhang mabait naman si Liam. Ibig mo sabihin, siya ang may-ari nito? Manghang tanong niya. Napakunot noo ang babae pero ngumiti na rin. Mukhang hindi pa niya sinasabi sa iyo. Anyway, huwag mo na lang banggitin sa kanya na sinabi ko. Baka kasi mas gusto niyang ilihim sa iyo at surpresahin ka na lang. Oo nga, bago lang kasi kaming magkakilala. Wala sa loob na sabi niya habang tinitingnan ang damit na nakasuot sa manikin. You mean, bagong girlfriend ka lang niya pero pakakasalan ka na niya agad? Pagtataka na tanong ng babae. Napatingin siya nito. Never mind, ma'am. Pasensya na. Huwag mo nalang pansin yung sinabi ko. Sige na, pili ka na. Marami pang magagandang design bukod dyan. Ani Riley, nahalatang iniba ang usapan. Hindi naman siya gaanong nagtagal sa pagpili dahil hindi naman siya pihikan sa damit. Hindi na rin niya inusisa si Riley kumpara saan ang puting dress na iyon. Mamaya ay tatanungin na lang niya si Liam. Maya-maya ay pumasok si Liam at nakatingin ito partikular sa damit na napili niya. Iyan na ba ang napili mo? Oo, eto na. Maikli niyang tugon. Bagay na bagay sa kanya. Sayang, dapat pala tinawag kita noong sinusukat niya ito, sir. No need. Makikita ko rin naman yan kapag isunuot na niya bukas. Ani, Liam. Ayon kay Liam, dapat ay may pupuntahan pa sila. Kaya lang, masama daw ang pakiramdam nito. Kaya minabuti na lang nitong umuwi sa penthouse. Nang makabalik sila sa penthouse, ay nakikita niya na tila may iniindangang masakit si Liam dahil panay ang hawak nito sa ulo. Pinagmasdan niya ito habang nakaupo sila sa mahabang sofa. Ayos ka lang ba? Hindi nakatiis na tanong niya. Masakit ang ulo ko? Tugon nito. Masakit pa rin? Inom ka na lang ng paracetamol? Suwestyo niya. Tumingin sa kanya ang lalaki at inabot ang kanyang kamay, tsaka pinisil. Pwede mo ba akong ikuha ng tubig, please? Tumangu-tango naman agad siya at tumayo at nagmamadaling kumuha ng tubig. Pagbalik niya ay may hawak-hawak na itong gamot. Thank you. Anito na namumungay pa ang mga mata. Para sa sakit ba ng ulo yon? Bakit dalawa? Para saan naman yung isa? Usisa niya. Huwag mo nang itanong. Basta gamot yon. Ani Liam habang nakasandal na nakapikit. Para saan nga pala yung damit kanina? Muli niyang tanong. Muli itong dumilat at nilingas siya. For our civil wedding tomorrow. Nagulat siya dahil hindi niya akalain na ganoon kabilis ang kasal na sinasabi nito. Wala man lang gaanong preparasyon. Bumili lang sila ng damit kanina. Kasal? Oo, kasal. It's part of our agreement, so you shouldn't be surprised. Alam na ba ng pamilya mo? Hindi mo ba ako ipapakilala muna sa kanila? Tanong niya. Bakit ba niya tinatanong iyon? Hindi naman sila normal na nagmamahalan, kaya hindi rin normal ang kasal. Hindi nga niya alam kung para saan pa ang kasal. Imposible namang mahal siya nito dahil hindi naman niya ito nobyo. Don't worry, you'll meet them soon. Unahin muna natin ang kasal. Saan nito? Pero bakit? Naguguluhan talaga ako, Liam. Sino ka ba talaga? At bakit mo ako pakakasalan? Bakit ako pa sa dinami-dami ng mga babae? Tanong niya. Para kasing masyado siyang nahihiwagaan sa pagkataon ng lalaki. Hindi niya lubos maisip na gagawin ito ng matinong mayaman. Parang hindi ka panipaniwala. I didn't force you. Ikaw ang lumapit sa akin para humingi ng tulong. Pero, bakit? Bakit? Bahagyang napangiti ang lalaki. Don't ask me too many whys because there is only one answer. This is what I want and you can't refuse anymore. Natahimik siya na magseryoso ang mukha nito kung kaya't hindi na siya nagtangkang magtanong pa. Sige na, matulog ka na. Ayokong mapupuyat ka. Anitong hinawakan siya sa kamay at kinintala ng halik sa noo. Nakahiga na siya pero hindi pa rin maalis sa kanyang isipan ang mga sinabi ni Liam
sa kanya kanina at ang paghalik nito sa noon niya. Diyos ko, ano bang naghihintay na bukas sa akin? Natatakot na talaga ako. Ipinikit na niya ang kanyang mga mata dahil malalim na ang gabi. Gustuhin man niyang makatulog pero mukhang hindi siya dinadalaw ng antok. Kinuha niya ang kanyang cellphone at binalak niyang tawagan sana ang kanyang kapatid. Pero alam niyang natutulog na ito kaya ipagpapabukas na lang niya. Hindi pa rin makapaniwala si Laika na ngayong araw na ang kanilang kasal. Tahimik na pinagmamasdan niya ang sarili sa salamin. Pagkuway, bahagyang umikot para tingnan ang kabuuan ng kanyang ayos. Simple lang, ngunit napakaganda at elegante niyang tingnan. Bakas ang lungkot sa magaganda niyang mukha. Kahit siya ay hindi na niya kilala ang kanyang itsura. Ibang iba ito kaysa dati. Mas lalo siyang gumanda at tila, perpekto na ang kanyang mukha. Ito ba ang gusto ni Liam sa akin? Bulong ng kanyang isipan. Isang bagong mukha na pinaganda ng pera ni Mr. Fajardo. Mukha siyang napaka-elegante ngunit pakiramdam niya ay hindi na mababawi ang pagkasira ng kanyang puso. Para siyang isang robot na walang kalayaan at sunod-sunuran sa lahat ng sasabihin sa kanya. Ngayon ang araw ng kanyang kasal ngunit wala dito ang kanyang pamilya para saksihan ito. Ikakasal siya sa lalaking hindi niya kilala. Ito ay halos katulad ng isang fairy tale, ngunit nakakatakot na kasalan. Hindi niya alam kung makakaalis pa ba siya sa piling ni Liam. Ang perang ipinadala niya sa kanyang pamilya, hindi magtatagal ay mauubos na din iyon. At alam niyang mangangailangan ulit ang mga ito pagkatapos. Kung kaya't kailangan niyang magpatuloy sa pagpapanggap. Ready? Isang boss ng lalaki ang bumuluga sa kanya. Tumalikod siya sa salamin at humarap sa nakabukas na pintuan. John! Wow! You look gorgeous, Mrs. Fajardo. Bulalas ni John. Salamat! Tugon niya na bahagyang napangiti. Bakit parang ang layo yata ng iniisip mo? Kumakatok ako pero hindi mo ako naririnig. Ani ni John. Pasensya na kung hindi ko napansin. Tugon niya. Tingnan ba talaga dapat ang mukha na magiging isang Mrs. Fajardo? Di ba dapat nakangiti ka? Pero kahit napakaganda mo, nakikita ko ang lungkot sa mga mata mo, Laika. Napabuntong hininga siya. Tama si John, kahit ngumiti man siya at kahit makapal pa ang makeup niya, hindi niyon maitatago ang kalungkutan na nararamdaman niya. Alam mo naman siguro kung bakit, John. Hindi naman sa iyo lingid ang sitwasyon ko. Malungkot na saad niya. Alam mo, ikaw lang ang babaeng nakalapit kay Liam na ganyan ang mukha. Karamihan kasi sa kanila, malapitan lang o ngitian lang sila ni Liam, masaya na sila. Pero ikaw, pakakasalanan ka na nga't lahat-lahat, hindi ka pa masaya. Sa kabila ng pagiging gwapo niya, natatakot ako sa kanya, John. Kahit hindi ko alam mga plano niya para sa akin. May alam ka ba, John? Ngumiti at napailing lamang si John. Kahit alam ko, hindi ko pwedeng sagutin yung tanong mo. Hayaan mo si Liam mismo magsabi sa iyo. Tumingin ito sa pambisig na relo. Let's go, Laika. Baka malate na tayo. Pagagalitan pa ako ni Liam. Si John ang inatasan ni Liam na magdala sa kanya sa lugar na pagdadausan ng nasabing kasal. Maagang umalis si Liam kanina at hindi na nga niya ito na malayang umalis. Nang mag-almusal na siya, ay saka pa lamang niya nabasa ang note sa mesa na magbihis na siya at susunduin na lamang siya ni John. Nagtataka siya kung bakit hindi na lang siya isinabay sa pag-alis nito. Pero naisip niyang baka madaling araw pa itong umalis ng penthouse. Hindi nagtagal ay nasa loob na sila ng sasakyan, patungo sa dulo ng isang solong buhay ni Laika. Ang katapusan ng kanyang kalayaan. Hindi pa rin pamilyar si Laika sa lugar pero parang malayo pa ito sa courthouse. Tahimik na nagmaneho si John at maya-maya pa'y ipinarada na ni John ang sasakyan sa labas mismo ng isang bus terminal. Nagtaka siya kung bakit sila huminto kaya nilingan niya si John. Anong gagawin natin dito? Nasaan si Liam? Tanong niya. This is your chance, Laika. May kinuha si John mula sa ilalim ng bulsa ng coat nito at iniabot sa kanya. Laking gulat niya nang makita niya ang perang laman nito. Para saan ito? Natatarantang tanong niya.
That's enough to buy yourself a bus ticket and maybe some allowance to start over back home. Seryosong sabi sa kanya ni John. Pero alam kong nahihirapan ka at alam ko nararamdaman mo. Natatakot ka kay Liam, di ba? Kaya ngayon, binibigyan kita ng pagkakataong tumakas. Sige na, ako na ang bahalang magpaliwanag sa kanya. Napayuko siya at hindi kumibo. Naalala kasi niya ang sinabi ni Liam noong una silang magkita. Hindi man sinabi ni Liam kung ano ang mangyayari kapag tumakas siya, pero tila naging isang banta sa kanya mga katagang binitiwan ito ng mga sandaling iyon. Muli siyang napaangat ng tingin kay John. Ano na, Laika? Tititigan mo na lang ba ako ng ganyan? Binigyan siya ni John ng malumanay na ngiti. I'm trying to help you. Hindi. Hindi ko kaya, John. Sabay balik ng envelope na may pera. Nagsimulang dumilim ang mga mata ni Laika. Hindi na niya kakayanin ang isa pang aksidente o anumang trahedya para lamang makalayo. Nakapag-desisyon na siya. Ituloy na lang niya ang naumpisahan na niya. Ayaw din niyang malagay sa alanganin si John dahil siguradong magagalit si Liam dito. Gumuhit ang gitla sa pagitan ng noo ni John. Siya naman ngayon ang nalilito. Bakit? Naaawa ka ba sa kanya? Natatakot? O gusto mo na din siya? Tanong ni John. Natigilan si Laika sa tanong niya. Hindi ko alam. Tumuwid siya sa pagkakaupo sa passenger seat. Basta ang alam ko lang, tinulungan niya ako. Mabait naman siya sa akin. Kaya bakit ako tatakas? Kaya hindi ko matatanggap yan dahil wala akong balak na tumakas. Sabay tingin niya sa lalaki. Tumawa si John at binuhay muli ang makina ng sasakyan. Good answer. That was just a test anyway. Napahalakhak lalo ang lalaki. Test? Tanong niya. Yeah, sinusubukan ko lang kung kaya mo nga bang iwanan si Liam kapalit ng pera. Ani ng lalaki. Napanganga si Laika. Ibig sabihin pala ay sinusubukan lang siya nito. Mabuti na lamang at hindi siya nagkamali sa pagsagot. Kapag nagkataon ay baka mapahamak pa siya dahil tiyak magsusumbong ito kay Liam. Muntik na siyang maniwala kay John dahil mukhang seryoso talaga ito sa mga sinasabi nito kani-kanina lang. Nang dumating sila sa courthouse ay sinamahan sila ng isang staff papunta sa silid kung saan naroon si Liam. Bahagyang kumatok si John sa pintuan at pumasok na sila ni Laika. Nakita agad ni Laika na napalingon si Liam sa kanila. Kasama din ito si Dan at ang isa pang lalaki. Napatingin si Liam sa pambisig na relo nito. I was beginning to think you run off with my soon-to-be wife, John. Ani Liam. Nagkamaya ng mga ito at tinapik pa ang balikat ng isa't isa. I would never. Tumawa ng malakas si John. I trust that you brought her here in one piece. Ngumiti si Liam at tinignan siya mula ulo hanggang paa. Well, she's all yours, bro. Ani John na ibinigay ang kanyang kamay kay Liam. Lalong lumakas ang kaba niya sa mga tingin sa kanya ni Liam. Hindi niya alam kung ano ang saloobin nito. Halong-halong emosyon ang kanyang nararamdaman. Hindi niya alam kung bakit may haplo sa kanyang puso na tila kinikilig siya sa tuwing magtatama ang kanilang mga mata ni Liam. Subalit isa lang ang sigurado niya, nananaig pa rin ang kanyang takot. Hinawakan siya nito sa bewang at inilapit lalo sa tabi nito. Pagkuway, lumapit na sila sa harap ng wedding officiant. I can't wait to be yours forever, my love. Bulong sa kanya ni Liam. Parang may kakaibang boltahin ng kuryente ang batid ng mga katagang iyon sa kanya. Ang lapit na nila sa isa't isa para siyang matutunaw sa mga bisig na lalaki. Hindi niya maipaliwanag ang kanyang nararamdaman. Ano bang nangyayari sa akin? Sigaw ni Laika sa kanyang isipan habang nag-uumpisa nang magsalita ang officiant. Ramdam na ramdam niya ang malakas na pagkabog ng kanyang dibdib. Lalo na nang sabihin itong ipatong nila ang kanilang mga kamay sa Bible para manumpa. Habang ang isa niyang kamay ay tila nanginginig na at gusto na niyang ibaba. Samantalang si Liam ay tahimik lang na nakamasid sa kanya. Sinabi ng officiant na sundin lamang ang kanyang bawat sasabihin. Wala itong kaalam-alam sa totally panic
na nararamdaman niya. Sa kabila ng kanyang pagpapanik, she can hear Liam's calm and deep voice na kabaliktaran naman ng kanyang halos nanginginig at mahinang boses. Maya-maya ay isinuot na sa kanya ni Liam ang isang pure gold wedding ring sa kanyang daliri at pagkatapos ay ganoon din ang ginawa niya. Halos kasinlamig na yata ng yelo ang kanyang mga kamay na pilit niyang pinipigilan sa panginginig. Ikinasal sila na tanging si John at Dan lamang ang kanilang mga witnesses. Hindi kagaya ng ibang mga kasal na nakikita pa sa TV o kaya bongga pa ang celebration. Ang kanilang kasal ay pen and papers lamang ang makikita. Walang mga bisita, walang wedding bells, walang magagandang palamuti at mga bulaklak. At higit sa lahat, walang pumapalakpak. "I now pronounce you husband and wife," sabi ng officiant. Sa puntong iyon ay humigit ng malalim na hininga si Laika habang si Liam naman ay nakangiti sa kanya sa unang pagkakataon. "You may kiss the bride," pinal na sabi ng officiant. Lalong lumakas ang kabog ng kanyang dibdib na tila mabibinga na siya nang lumapit ang mukha ni Liam sa kanya at hinalikan siya nito sa labi. Hindi niya alam, pero kusa siyang napapikit at sa unang pagkakataon ay naramdaman niya ang kanyang first kiss sa isang lalaking estranghero. It was sweet and simple. Tila nakaramdam siya ng init, ngunit agad namang nawala iyon nang bumitiw ang mga labi nito sa kanya. Nagpalakpakan naman ang tatlo na sina Don, John at ang officiant at isa-isang kinamayan ito ni Liam. Parang natulala siya sa kanyang first kiss na iyon nang mapagtanto niyang kanina pa siya hinihintay ng officiant para pumirma sa kontrata. Kinuha niya ang pen at walang ano-anong pinirmahan niya ang mga dokumento sa harapan. Pagkatapos ng pirmahan ay nagpaalam na si John sa kanila dahil may trabaho pa daw ito. Hindi naman ito pinigilan pa ni Liam, ni hindi nga ito niyakang kumain. Kakaiba talaga ang kanilang kasal. "Congratulations, Mr. and Mrs. Fajardo," nakangiting saan ni John sabay tapik sa balikat ng kaibigan. "Thanks, bro," ani Liam na bahagyang niyakap si John. Hawak-hawak naman siya ni Liam sa kamay habang papalabas na sila ng courthouse. Nang makalabas sila ng courthouse ay nakita niya si Dan na nakatayo sa tabi ng sasakyan at hinihintay sila. Binuksan ni Dan ang pintuan sa backseat door para sa bagong kasal. Lula ng sasakyan ay tinungo nila magandang hotel di kalayuan sa syudad. "Hindi pa ba tayo babalik sa penthouse?" tanong ni Laika habang naglalakad sila papasok ng hotel. "Hindi pa. Bakit? Gusto mo na bang bumalik doon?" tanong nito sa kanya na inakbayan siya. Ngayon lang siya inakbayan ng lalaki kaya tila nagulat pa siya pero hindi na lang niya iyon pinansin. Muling tumahip ang kaba sa kanyang dibdib nang maisip na kasal na nga pala sila ni Liam at may karapatan na ito sa anumang pwedeng gawin ito sa kanya. Naisip niya ang mangyayari sa unang gabi ng kanilang kasal. Tila hindi siya mapakali at pakiramdam niya ay pinagpapawisan siya ng malamig sa magkahalong kaba at excitement. Hindi siya dapat maging excited dahil alam naman niyang hindi nila mahal ang isa't isa. Kaya naman ay sigurado siyang hindi siya magiging komportable. "Kain muna tayo, alam kong gutom na gutom ka na," ani ng lalaki. Hindi na nag-abala pa si Liam sa kanilang wedding reception at hindi din sila nag-book ng special honeymoon sa ibang lugar. Pero pakiramdam ni Laika ay tila napaka-special niya ng araw ng kanyang kasal. Ngayon lang kasi siya makakakain sa ganitong uri ng mamahaling restaurant. Umupo na sila sa mesang malapit sa glass wall na abutan na walawak ng syudad at Manila Bay. Agad namang dinaluhan sila ng waiter para kunin ang kanilang order. "Anong gusto mong kainin?" tanong nito sa kanya. "Ikaw na ang bahala," aniya. Tumango lang ang lalaki at ito na ang umorder. "Okay, I know your favorites," anito. Nagtaka siya. Paano naman ito malalaman ang mga paborito niyang pagkain? Ni hindi naman niya nasabi iyon. Kapag kumakain sila, ay ito naman palagi ang nasusunod sa gustong kainin dahil hindi naman niya alam ang mga iyon. Napabuntong hininga na lang siya.
Nang matapos kausapin nito ang waiter, ay muling nabaling ang atensyon nito sa kanya. Ginagap nito ang kanyang palad at ikinulong iyon sa palad nito. Pakiramdam nila ay tila may kuryenteng dumadaloy mula sa palad nito na nagbibigay sa kanya ng kakaibang kiliti sa pakiramdam. "Have you called your family yet?" Umiling siya. "Hindi pa." "It's up to you if you tell them the truth. But for now, I will not let you go home." Hindi na siya nagulat. Sa una pa lang, iyon na ang napag-usapan nila. Kaya hindi na niya ipagpipilitan pa kung ano ang gusto niya. Magiging masunuri na lang siya kay Liam para hindi ito magalit sa kanya at para hindi siya saktan nito. "Hindi ko pwedeng sabihin sa kanila ang totoo dahil mag-aalala ang mga iyon. Ang laki na ng nagawa kong kasinungalingan sa kanila. Kaya paninindigan ko na lang hanggang sa huli. Basta ikaw ang bahala sa pamilya ko, Liam. Kailangan ko itong gawin para sa pamilya ko. Kaya makakaasa ka na hindi ako gagawa ng mga bagay na ikagagalit mo." Saad niya. Napakunot noo ang lalaki. "And what makes you think I would be angry?" "Dahil iyon ang nakikita ko. Lahat ng gusto mo kailangan kong sundin, di ba? So you're doing this in exchange for what I did to you?" "Oo, iyon lang. Wala nang iba, Liam. Para na rin ibinenta ko ang kalayaan ko, kapalit ng magandang buhay para sa pamilya ko." Maluha-luha niyang sabi. Nakita niya ang pag-igting ng mga panganito.